Kape. Kape tayo mga kaibigan. 3 in 1 lang. Parang itong mga mini knives ko lang oh, na 3 in 1 din. Knife, bottle opener, and pry bar. Kumusta kayo mga kaibigan nating mahihilig sa matutulis at matatalas ng mga bagay? I'm here again with a group of knives. Very small knives. Cute ones. So these are, I don't know how to call this one. Mini knives. Basta 3-in-1. 3-in-1 ang tawag ko dito eh. Alright, these are newly built na mga knives na gawa ko. I designed these little things. I go to places, sometimes napapa-shot, napapainom. And then there's always this, ano ba, trouble of finding a bottle opener. I always have a knife with me, pero wala naman akong pangbukas ng bote. So, minsan, ginagamitan ng kutsara, ginagamitan ng kung ano-ano dyan. Minsan sa kahoy, kung ano-ano na lang na pamamaraan para mabuksan yung bote ng beer or soft drinks. And I figured, why not create a cute one na po pwedeng maging neck knife or keychain na mabubunot natin pag may mga ganyang needs, ano? So, ayan. Ganyan siya kaliit. 2 inches lang yung the entire blade length. But the cutting edge is just 1.5 or a little less than 1.5. Handle is a little less than 2.5. So I designed this knife and went on making one. I had a prototype built. Doon ko pa rin pina-forge sa suki ko na pandayan dito sa Davao City. And ito yung una. So itong una hindi siya ganun kaganda, ano? Dahil prototype eh. Hindi ko pa na perfect yung shape niya. I was happy about it and thought of making more. So ito yung unang batch na ginawa ko, 4. So tingnan natin ito in detail. So yung knife niya ay maliit lang, some sort of a Wharncliffe. This is a very utilitarian blade shape kasi yung cutting needs natin kadalasan hindi naman mahahabang edge o mahahabang talim talagang kailangan natin eh. Sometimes we just need something to cut open packages, may mga ropes dyan na puputulin. So more than 1 inch of blade is enough na, no? Para itong box cutter na forma. Ito. Mayroon siyang decent tip na pangbutas. Ayan. So, magiging forma niya pag hinawakan mo ay ganito. It's a 3-finger grip. Okay? And nilagyan ko dito ng finger choil para dito talaga nakapwesto yung index finger. Para secure ang hawak natin. So, this is a sharp blade because I've sharpened this already. Kulang pa ng konting strapping, but this will work. This will so cut. All these are sharp already. There. So, di ba, oh? Maliit lang yan, but it's got a good cutting capability. Another feature of these cute knives is the, ano, itong bottle opener. Okay. Medyo manipis lang ito siya, but this is strong. Gawa ito sa muli eh. So, and the last feature is the pry bar. Ito. Kadalasang damage kasi na nasusustain ng mga knives is yung napipingaw. Dahil yung mga irresponsible users ay ginagamit pang pry. Bubukas ka ng lata, ng pintura, ganyan. Ito, or gagawing screwdriver, hindi, it's not made for that. The tip is, ano eh, manipis yan for cutting purposes. And then, gawin natin yung screwdriver, and you will screw the knife. Okay, so, ginawa natin, in-integrate natin yung pry bar sa dulo ng, ano, ng handle. Dito. You can use this for prying. Small stuff lang din kasi maliit lang din ang nilabas natin. Ayoko naman lakihan masyado na masyadong obvious. This can serve as a flathead screwdriver also, ganyan. Okay, pang scrape
ng pintura or whatever na gusto mo scrape, pwede yan because this has a flat surface. It's got a good thickness to it and this is strong. So it's gonna work. So what I did with the surface is nilagyan ko ng mga Dremel jobs, parang butas-butas ganyan. Another thing is binabad ko ito sa ferric chloride overnight. So nagkaroon siya ng parang ano, kinain ito ng asido eh, dito. Scales niya ay gawa sa kahoy ng Kaymito. Kaymito lang ito mga kaibigan, but check out the grains. Gandang kahoy ng Kaymito. And then dito sa bark area, nilagyan ko ng resin. Sa kabila, ganun din, resin. But then I embedded a skull bead for flare. Design natin. Looks cool. Here's another one. Lagyan ko ng Dremel job din yung surface niya. This has a rosewood na handle scales. Gandang rosewood oh, dahil ito parang two-tone eh. And lagyan ko ng texture sa kung saan sila nagtagpo, yung red and white. There. This one's got a Lego handle scales. So, nilagyan ko ng resin. It's not perfectly executed but pwede na yan. May mga konting gaps. I would have wanted to put clear resin sana kaso ano eh, tagal kaya epoxy na lang nilagay ko. Anyway, this is a utility knife. This one's got scales made of micarta. Yung mga tira-tira ko ng micarta. And then the blade I acid edged it. This looks good. Manipis lang. Yung sheath nila ay gawa sa Kydex. Gawa ko lang. I formed it this way and then parang minimalistic lang ang dating. Tatlong eyelets lang nilagay ko. Enough to secure the sheath. Okay. Yan. Na-open dito na area so that kung kailangan mo magbukas ng bote, you don't have to pull this knife out of the sheath. Pwede ka na magbukas ng beer kahit hindi mo na ano, hugutin yung knife. Ito pala, kabila niya gray. Sa kabila, green. This is very secure naman, no? Kahit ikwintas mo ito or igawing keychain, hindi naman ito malalaglag. Basta-basta. Secure. May konting rattle kasi hindi natin ma-perfect yung pagka ano eh, pagka fit niya dahil binutasan natin dito eh. Kaya may konting rattle siya but this is secure enough. Itong sa akin ay nilagyan ko na ng lanyard. Okay? Pwede itong ganyan maging keychain siya or you can use this as a neck knife. I just matched up the colors of the Kydex para bumagay sa kanila. So there, today I'm gonna distribute this to their owners and we'll find out kung matutuwa ba sila, masisihahan ba sila sa performance ng knives na ito. There you go. Thank you for watching this short video. Sa mga hindi pa po pala nakapag-subscribe sa Climb Sharp Stuff, I would like to invite you again to click that subscribe button and that will be awesome. Right? Stay safe everyone. Stay sharp. Till next time.